Minsan, tayo ay nagrereklamo dahil sa pagod. Ngunit may mga taong kahit bata pa ay namulat na sa pagod ngunit hindi pa rin sumusuko sa laban ng buhay. What's up mga kautol? Ian Tons here at welcome uli sa ating munting channel. Isang panibagong nakaka-inspire na kwento na naman ang aking ibabahagi sa inyo na siguradong kapupulutan natin ng aral. Pag-usapan natin ngayon ang kwento ng isang bata na hindi sumuko sa hamon ng buhay at itinaguyod ang buhay nilang mag-ina. Ngunit, di niya inakala na sa huli ay may magandang kinabukasan pa lang naghihintay sa kanila. Tunghayan natin ang kanilang kwento. Nay, nandito na po ako. Pasensya na po kayo. At 40 piso lamang ang kinita ko. Ibinili ko na po ng kalahating kilong bigas at tuyo. Bungad ni Jimboy sa kanyang may sakit na ina. Sinabi ko naman sa iyo na hindi mo na kailangan pang gawin yan, anak. Hayaan mo kapag gumaling ako, ay ako na ulit ang magtatrabaho. Dito ka na lamang sa bahay at ayaw kong pakalat-kalat ka sa lansangan. Wika naman ng inang si Aida. Naaaliw din naman po ako, Nay. Kahit paano, marami po akong batang nakakasalamuha. Ang iba po ay kasing edad ko lang din po. At yung iba ay mas bata pa sa akin. Sama-sama po kami nangangalakal. Kaya hindi na rin namin napapansin ang oras. Tugon pa ng bata. Basta, palagi kang mag-iingat, anak. Napakabait ng Diyos at ikaw ang ibinigay niya sa akin. Napakabata mo pa pero tinutulungan mo na ako kaagad. Naluluhang sambit ng ina. Lahat po ay gagawin ko para sa inyo, Nanay. Siyempre, nung wala naman kayong sakit, ay ginagawa nyo din ang lahat para sa akin. Wika pa ni Jimboy na may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. 10 taon lamang si Jimboy, ngunit maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Tanging ang kanyang ina na lamang kasi ang kanyang kasama simula nang lisanin sila ng kanyang ama. Napilitan si Aida na manirahan sa mga kabahayan malapit sa ilog. Sa isang maliit na barong-barong ay pinagkakasya nila ang kanilang mga sarili. Dating labandera at manikurista itong si Aida. Ngunit nang magkasakit ay hindi na ito nakapagtrabaho pa. Lagi na lamang itong nakahiga. Dahil salat din sa salapi ay hindi na nagawa pa ni Aida na magpatingin sa doktor. Upang meron silang kainin ay napilitan si Jimboy ng mga lakal. Naaawa man siya sa kalagayan ng anak ay wala din siyang magagawa dahil hindi na kaya pa ng katawan niya na magtrabaho. Kinabukasan ay maagang gumising si Jimboy upang mamulot muli ng kalakal. Binabalik-balikan na lamang niya ang kanyang ina upang siguraduhin nakakain na ito. Kahit na kumakalam ang sariling sikmura ay hindi ito iniinda ni Jimboy. Nais niyang ipunin muna ang pera upang makabili siya muli ng bigas at uulamin nilang mag-ina. Tara, Jimboy, magsamalamig muna tayo. Paanyaya sa kanya ng isang batang kasama. Sige, kayo na lang. Nangihinayang kasi ako sa 5 piso. Dadagdagan ko na lang ng kaunti ay makakabili na ako ng toyo o kaya ng itlog o kaya ng miswa para mapagsaluhan namin ng nanay ko. Wika pa ni Jimboy. Kailan kaya tayo makakakain ng masarap ano? Buti pa yung ibang bata, maswerte sila at ipinanganak sila sa mayamang pamilya. Sana kapag ipinanganak ako ulit ay sa mayamang mag-asawa naman ako mapunta. Sambit muli ng bata. Ikaw Jimboy, ganun din ba ang gusto mo? Ipanganak sa mayamang pamilya? Tanong pa nito. Wala namang hindi naghangad ng maging isang mayaman. Pero kung hindi rin ang nanay ko ang magiging magulang ko ay wag na lang. Nanaisin ko na lang na maging mahirap basta kasama ko ang nanay ko. Tugon pa ni Jimboy. Talagang mahal na mahal mo ang nanay mo, no? Nakakatuwa ka talaga. Saad pa ng kasamang bata. Gutom na si Jimboy, ngunit kailangan pa niyang maghanap ng kalakal. Kulang pa kasi ang pera niya para makabili ng kakainin nila ng ina hanggang sa almusal. Sa di kalayuan ay natanaw ng isang babae mula sa isang restaurant si Jimboy na nagkakalkal ng basura. Nakahawak ito
sa kanyang tiyan at halatang nagugutom na. Labis na awa ang naramdaman ng dalaga, kaya hindi siya nagdalawang isip na bilhan kaagad ang bata ng makakain. Lumabas siya sa restaurant at ibinigay ang biniling spaghetti kay Jimboy. Labis naman ang pasasalamat ng bata sa kabutihan ng dalaga. Nang maiabot na ng dalaga ang pagkain, ay saka siya bumalik muli sa nasabing restaurant. Muli niyang pinagmasdan si Jimboy. Ngunit, nagulat siya nang hindi kinain ng bata ang bigay niyang spaghetti. Nakita niyang hinati ito ni Jimboy at ibinigay ang kalahati sa kanyang kasama na nagugutom din at agad na itinabi ang kalahati. Agad na lumabas ang dalaga sa restaurant upang kausapin si Jimboy. Ako si Ate Clara. Ano ang pangalan mo, bata? Tanong ng dalaga. Jimboy po. Tugon naman ito. Nakita ko kasi ang ginawa mo. Para sa iyo kasi ang spaghetti na yan. Bakit hindi mo kinain? Ayaw mo ba ng spaghetti? Tanong pa ni Clara. Gusto ko po, ate. Gustong gusto ko po. Dahil hindi pa po ako ulit nakakain ng spaghetti. Matagal na panahon na po. Kaso, naisip ko po na nagugutom din itong kasama ko. Pero, gusto ko din po kasing uwian ang nanay kong may sakit. Nahihiyang sagot ni Jimboy. Napangiti na lamang ang dalagang si Clara habang nangingilid ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung ano kasi ang kanyang mararamdaman sa kabutihan ng kalooban ng batang ito. Binilhan muli ni Clara si Jimboy ng isa pang spaghetti. Inabutan din niya ito ng 100 bilang kaunting tulong. Pasensya ka na, Jimboy. Ito lang ang pera ko kasi. Hayaan mo kapag sumweldo na ulit ako at nagkita tayo ay bibigyan kitang muli. Saad ng dalaga. Naku, Ate Clara. Sobra-sobra na po itong tulong nyo. Masaya po ako sapagkat may pagsasaluhan kami ng nanay ko. Pwede po akong hindi mangalakal sa susunod na araw at masasamahan ko siya sa bahay. Naiiyak na sambit ng bata. Tara, magpicture tayo para meron akong alaala sa'yo. Alam kong hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Wika muli ni Clara. Dahil sa magkahalong galak at habag ang kanyang naramdaman, ay hindi maiwasan ni Clara na ipost sa social media ang nangyari sa kanya ng araw na yon. Kalakip ng larawan ay ikinuwento niya kung ano ang ginawa ng batang si Jimboy sa pagkaing ibinigay niya. Marami ang nantig sa kwento ng bata at mabilis itong kumalat sa social media. Dahil dito ay marami ang nais na magpahatid ng tulong sa batang si Jimboy at sa nanay nito. Sa muling pagkikita ni Jimboy at Clara ay baon ng dalaga ang lahat ng perang kanyang nalikom upang ibigay na tulong sa mag-ina. Lahat ng ito ay para sa inyo ng nanay mo, Jimboy. Marami ang nais na tumulong sa iyo. May nagpaabot din ng tulong na magbibigay daw ng munting tindahan para hindi ka na aalis para mangalakal. Tapos may gusto ding magpaaral sa iyo. Higit sa lahat, meron ding nais na sagutin ang lahat ng pagpapagamot ng nanay mo. Masayang inihatid ni Clara ang balita sa bata. Hindi naiwasan pa ni Jimboy ang napahagulgol. Una niyang naisip ang kalagayan ng kanyang ina. Hindi niya akalain na sa kabila ng hirap ng buhay na kanilang dinaranas ay mayroong mabubuting loob na gustong tumulong sa kanila. Sa wakas ay may papagamot na po ang nanay ko. Yun lang po ay sapat na sa akin. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Lalong-lalo ka na, Ate Clara. Hindi mo alam kung paano mo nabago ang buhay namin ng nanay ko. Walang tigil sa pag-iyak si Jimboy. Unti-unti ay nakaalis na sina Jimboy at Aida sa maliit nilang barong-barong. Patuloy ang pagdagsa ng tulong sa kanilang mag-ina. Pinatunayan naman nila na karapat-dapat sila sa biyayang kanilang natatanggap. Dahil nang makapag-aral si Jimboy ay lagi itong nangunguna sa klase. Habang si Aling Aida naman ay ginagawa ang lahat para sa kanyang agarang pagaling. Napatunayan ng kwento ni Jimboy na talagang hindi natutulog ang Panginoon. Ang mabuting kalooban ay tunay na binibigyan ng biyaya na siksik, liglig at umaapaw.